Yung hair strands nga po na na-recover, na ilan sa mga hair strands na na-recover po ay nag-match po doon sa DNA profile po ng kanyang magulang. Mananatili sa kidnapping at serious illegal detention ang kasong kakaharapin ng apat na suspect sa pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camilon. Ito'y kahit na nakumpirma ng PNP na ang babaeng tuguan na inilipat sa pulang CRV mula sa Nissan Juke ay si Catherine. Base na rin sa positibong resulta ng DNA test na isinagawa ng PNP Forensic Group sa DNA sample mula sa magulang ni Catherine na ikinumpara naman sa hair strands na nakuha sa inabando ng CRV. Ayon kay PNP Public Information Acting Chief Police Colonel Jean Fajardo, hindi pa rin natatagpuan ang biktima at wala pa rin impormasyon kung ano ang kalagayan nito. Sa ngayon, sir, yung sinampan nating kaso, sir, is kidnapping and serious illegal detention kasi we are sa the PNP unit investigating this case, still treating this case as missing person. So, ganun pa rin, sir, wala pa rin po tayong babaguhin dun sa nauna nating ikinaso laban sa mga suspect kung sa mga dakating na araw po ay may mga iba pa po tayong ebidensya na makukuha. Gaya ng sinabi ko po dati na this will not prevent us from amending po yung complaint na nauna na po nating ni-refer sa Batangas Prosecutor's Office. Bagamat hindi maaaring pwersahin na kuna ng DNA sample ang police major na suspect, umaasa pa rin ang PNP na makakakuha pa rin sila ng ebidensya na magdidiin dito. Hindi natin siya po pwedeng mapwersa po na kumuha po ng DNA sample po sa kanya. Kaya nag-iingat din po tayo sa pagbibigay po ng further detail. Yun din po yung pakiusap po ng forensic group dahil lang they want to at least give you the progress of report without compromising po yung ongoing test po na sinasagawa po nila doon pa po sa ibang mga specimens po na na-recover po. Si Camilon ay itinuturing pa rin bilang missing person habang si Major De Castro ay nananatiling naka-restrictive custody sa Police Regional Office 4A. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.